Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-apat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Ating gunitain ngayon si San Atanasio, isang obispo ng Alexandria at isang pantas ng simbahan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa ating misa ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, dumadami na ang nagpabinyag upang maging Kristiyano at nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na Nazareno. Sa ating ebanghelyo ni San Juan, hindi tinanggap ng ating Panginoon bilang Mesiyas, kaya hindi sila nahanalig sa Kanya. Sa buhay rin natin, kuminsan, hindi natin gaanong katanggap-tanggap ang mga turo ng ating Panginoon sapagkat hindi sumasang-ayon sa ating mga layunin at sa ating mga adikain sa buhay. At dahil sa ating kapusukan, kahinaan, at karupukan, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya ng anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkamit namin ng kaalaman sa kanyang panindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan,
Kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao, at doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't inyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Etiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitay na po ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon. Kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-alinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-apat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus Nazareno. At ngayon, ang atin pong pagbasa ay tungkol sa pagkilala kung sino talaga si Kristo. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ni San Juan Kapitulo 10, verso 22 at 30 ay karugtong sa mga iba't ibang bahagi ng ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 10 na nagsasabi tungkol sa ating Panginoon bilang isang mabuting pastol. At bilang isang mabuting pastol, mayroon siyang mga tupa o ang mga tupa ay yaong mga nananalig o nampalataya sa ating Panginoon. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, verso 22 hanggang 30, ito ay sa panahon ng pagtatalaga ng templo ng Jerusalem. Ito yung piyesta na nagpaalaala sa mga Hudyo sa panahon na nilapastangan ni Antiochus Epiphanes ang templo ng Jerusalem. Kaya si Judas Maccabeus ay nagbuklod o nagbuo ng mga hukbo ng mga Hudyo upang palayasin ang mga kampo at ang mga sundalo ni Antiochus Epiphanes noong taon 164 bago pa ipinanak si Kristo. At nakuha ang templo ng Jerusalem at ito ay nilinis at itinatalaga. At dahil dito, ang templo ay nagiging simbolo uli ng presensya ng Diyos na si Yahweh. Pero dapat din nating tingnan na si Kristo mismo, siya ang bagong templo at sa kanya napapahayag ang Diyos na Ama. Kaya ang atin pong ebanghelyo ngayon ay
dapat tingnan natin sa ganyang konteksto. Ang templo ng Jerusalem ay simbolo ng presensya ng Diyos, pero ang buhay na templo ay ang ating Panginoong Nazareno na naroon. At siya'y nagtuturo at siya'y gumagawa ng mga himala. Ngayon itong mga Hudyo, siya ay tinatanong o dili kaya siya ay hinahamon na kung ikaw ay si Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Ang kanila pong paghamon sa ating Panginoon ay hindi upang pagsunod sa Kanya, ay hindi upang pagtanggap ng Kanyang mga tinuturo, ay hindi ang pagsabuhay ng Kanyang itinuturo na Ebanghelyo. Ang kanilang katanungan ay ang pagpahamak sa Panginoon. Sapagkat kung tiyakang sasabihin ng ating Panginoon na siya na nga ang Mesiyas, kaagad siya ay dalhin na ito ang magiging sumbong laban sa Kanya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ko na sa inyo. At hindi lang sinasabi, mayroon siyang mga ginagawa. At yung mga ginagawa na himala ay sapat na. Pero sa punto ng mga Hudyo, ang akala nila, ang kaligtasan ay una, ay natanggap nila dahil ipinanganak sila. Ang tawag niyan, birthright, na sila'y pinanganak na bahagi ng mga hinirang na nasambayan ng Diyos. Kaya maligtas sila dahil sila'y Hudyo at ang kailangan nila ay ang pagsunod lang sa Torah o ng batas ng mga Hudyo. Pero ang ating Panginoon ay nagsabi ng iba. Ang kanyang tinuturo ay una sa lahat ang mabuhay ng pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa Diyos na napapahayag sa pagbabago o pagbalikloob sa tao upang ang bawat isa ay maituring na anak ng Diyos sapagkat nagbalikloob. At dahil nagbalikloob, sila ay hinirang ng Diyos Ama. Kaya dito po natin maunawaan ang sinasabi sa ating Ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin at binibigyan sila ng buhay ng hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman at ang aking Ama ang nagbibigay sa kanila sa akin. Nang ibig sabihin dito ang pagkahinirang at ang kaligtasan ay hindi dahil ipinanganak na isang Hudyo, ngunit ang kaligtasan ng isang tao ay dahil sa pananalig sa Diyos at pagsabuhay ng pagtuturo ng ating Panginoon o ng Ebanghelyo. Lalo na't sinasabi niya sa versikulo 30, kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Itong ako at ang Ama ay iisa ay makikita rin natin sa kasunod na mga kapitulo 17, verso 21 ng Ebanghelyo ni San Juan na kung saan nanalangin ang ating Panginoon, sana'y magkaisa sila gaya ng ikaw at ikaw Ama at ako ay iisa lang. At itong pagkaisa ni Kristo at sa Diyos na Ama ay ayaw matanggap ng mga Hudyo dahil ang akala nila ang ating Panginoong Hesukristo ay ordinaryo lang na tao. Pero sa totoo lang, siya ay tunay na Mesiyas, hindi lang siya tinatanggap. Kaya dapat tingnan rin natin itong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 22 at sumusunod sa unang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan na nagsabi, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11, na siya'y naparito, ngunit ang kanyang mga kababayan ay hindi siya kinikilala. Ngunit ang lahat ng tumatanggap sa kanya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po nating tingnan na ito yung tinatawag na misteryo
ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon o misteryo ng incarnation, na ito rin ang tinuturo ng ating santo na ginugunita ngayon si San Atanasio. Si San Atanasio, noong nagkaroon ng konsilyo ng Nicaea noong taon 325, ay sinasabi niya laban sa mga Arian na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang tunay na Diyos at tunay na tao, sapagkat siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. At dito natin makita ngayon na itong pagtanggap sa ating Panginoon na siya yung Mesiyas, siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao, ay siyang ipinapahayag ngayon ng lahat ng mga alagad. At itong mga alagad na nagpapahayag, ayon pa sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 11, verso 19 hanggang 26, napunta na sila sa iba't ibang lugar. At isa sa napuntahan nila ay ang Antioch, na kung saan pinapunta doon si Bernabe dahil nangangaral na iba't ibang mga alagad ng ating Panginoong Hesus tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At doon ipinapahayag na ang ating Panginoong Hesus, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang nabuhay muli. At doon sa Antioch, tinatawag ang lahat ng mga alagad na Kristiyano. Ibig sabihin, ang bansag at pangalang Kristiyano doon nagsimula sa Antioch, at magpahanggang ngayon, ang ating pagiging Kristiyano ay doon po nagsimula ang pangalan na ang pagsunod sa ating Panginoon, ang pagtanggap ng mga turo ng ating Panginoon, at ang pagsabuhay na tayo'y namumuhay ayon sa pagtuturo ng Ebanghelyo, na una sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Pero dapat rin nating tingnan na hindi ito makatanggap-tanggap ng mga Hudyo. Magpahanggang ngayon, ang mga Hudyo ay ayaw pa rin tatanggap sa ating Panginoong Hesus. Una, pag kayo magsalita tungkol kay Hesus, sarado na sila, sapagkat ayon sa turo ng kanilang tradisyon, hindi nila katanggap-tanggap si Kristo Hesus na siyang Mesiyas. Pangalawa, na ang ating Panginoong Hesukristo para sa kanila ay lumabag sa tura. Ang tura, ito yung aklat ng mga kautusan, na ito yung tradisyon ng mga Hudyo tungkol sa mga kautusan na dapat isabuhay. At pangatlo, hindi katanggap-tanggap ng mga Hudyo na sinasabi ng ating Panginoon ang kaligtasan ay para sa lahat, sapagkat akala nila sila lang ang chosen people of God o ang hinirang na sambayanan ng Diyos. At pang-apat, sa kanilang tinatawag na maikli na pag-iisip, ang tawag dito, isang nakakahon na pag-iisip o mindset na mali. Kuminsan tayo rin ay nagkaroon tayo ng mindset na mali, na kung minsan hindi natin ipinaglaban ang ating mga doktrina, ang mga turo ng simbahan, ang ating tradisyon, ang mga turo ng Ebanghelyo. Kuminsan, ginagawa pa nating katawa-tawa at hinayaan natin ang ating kapwa na iba na pinagtawanan ang mga lider ng ating simbahan, ang mga doktrina at katekismo ng simbahan, samantala nirespeto natin ang pagtuturo ng ibang reliyon. At dahil dito, magpahanggang ngayon, patulad tayo sa ating Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon, na hindi natin katanggap-tanggap ng tunay ang ating Panginoon, sapagkat naniwala tayo sa mga nagpapahamak sa buhay, ngunit hindi naman tayo nagsusuporta sa pagtuturo ng simbahan na laban sa mga nagpapahamak sa buhay.
Magpahanga ngayon, hindi gaanong tinatanggap ang mga pamamaraan ng simbahan at sinasabi pa na binaliwala na lang ng iba at hinayaan natin ang mga tao na siyang sumisira sa atin, lalo na sumisira sa pangalan ng simbahan, na kapag ka kung ano yung paso kaagad sa simbahan, itinuturo sa simbahan, pabibigatin pa at ipakalat pa, ang tawag doon sa panibagong salita, minamaritis pa. Pero yung mga taong gumagawa ng masama ay hinayaan natin na gumagawa ng masama at sinusuporta pa ng karamihan sa atin. Kaya panahon na ngayon na ating ipahayag na tayo ay kay Kristo. Manindigan na isang Kristiyano at tularan natin ang ating Panginoon na handang ipahayag ang katotohanan dahil tayo ay Kristiyano at kailangan ng pagsasaksi ay pagsasaksi sa katotohanan na walang iba, ang katotohanan na mula sa Diyos. Kapag ka nilalabag na, kapag ka ang ginagawa ng ating simbahan ay pinagtawanan na sa mga TikTok, sa mga iba't ibang mga post sa Facebook, pinagtawanan na ng iba't ibang mga ginagawa nila labag sa simbahan at hinayaan lang natin kung minsan pinaripos pa ng mga Kristiyano mismo, ay hindi na po tayo nagiging tunay na Kristiyano. Ating dapat ununahin at pag-isipan na si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay. Namatay siya para sa atin. Naghihirap siya. Sino tayo? Nagigiba lang sa simbahan. Sino tayo na ang kinin natin ang kapangyarihan na ilabag at pagtawanan lang ang mga pagtuturo ng simbahan? Kung ang ating Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoon ay nagbubuo ng dugo, namatay sa cross upang ipaglaban ang katotohanan. Kinakailangan natin ang pagiging tunay na saksi sa panibagong panahon. Ating paglabanan ang mga pagsisira nito sa mga moderno sa paraan, sa internet, sa mga Facebook, sa mga TikTok at iba pang mga panibagong pagsisira sa simbahan. Alalahanin natin, Diyos ang siyang totoo. Dapat ipahayag ang kanyang katotohanan. Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang pag-ibig ay siyang isabuhay na pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Naway ating itong isabuhay sapagkat ang Diyos kailanman hindi tayo pinabayaan. Tayo'y kanyang iniligtas at minamahal kahit papapaano, sapagkat siya'y Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin at mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawalay sa kanyang pangangalaga at atin pong itutugon, Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga ubispo naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na Pastol,
panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akaya ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Sa tahimik, idurog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa parang ikaw ang higit na nakababatid. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo na po lahat. Manalangin kayo patid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapagkinabangan ang walang alinlangang panindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinampatayan ng ubispong banal na aming pinarangalan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanian, tunay ang marapat ni kaya aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Atanasio ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran sa pagiging maasahan sa panungkulan. Kay si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay ipinapahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panangkalang iniupol kaysa ng sambayan dito ay nagtitipon. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri siya humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Atanasio, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lumo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang, eh gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapalalahan ng lahat na huwag maging kampante laban sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusot ang tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
tayo sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Timna Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, na may aming maipahayag ang panampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pangitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong wala pang natanggap na Lectio Divina ng pong Isus Nazareno, available po ito doon sa may information guard, 130 pesos po ang bat isa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Sino ng Quiapo, kay manaugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at tapos posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ringgin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahihirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Atin pong ipahayag ang tunay nating panampalataya sa ating pagtataguyod sa katotohanan, sa ating pagsabuhay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo na nabuhay muli, at sa ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa gayon ang pagmamahal sa sarili. Ngayon na po ang buspas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pausbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, hinagmus niya ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanang susumamo sa iyo. Makamtan na wanila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang ng pag-asa, pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.